Magkaibang-magkaiba ang damit ng tao noon at ngayon. Magkaibang-magkaiba ang buhok ng tao noon at ngayon. I-discuss natin kung paano na sa simpleng pamumuhay ay napunta tayo sa makabagong panahon. Okay? So, presentation, graded pa rin yan. At let's start! Hindi ko na-erase yun. Ayan. Start tayo dyan. Okay. So, sino makakapagsabi kung anong nasa larawan? Sino makakapagsabi kung anong nasa larawan? Ano yung naaalala nila nung na-discuss niyan? At magbigay kayo ng pwede niyong i-share tungkol dyan. Faye! Ma'am, kung paano po nagbago yung anyo ng mga tao? And kung paano po yung ano yung mukha po nila and then the way po kung paano sila umasta, ganun po. Okay. So, itong nasa larawan na to, makikita nyo kung ano yung pagkakaiba ng mukha, yung sabi nga ni Faye, yung asta, yung asal, yung tindig, ano pa? Andre? Three? Two? Okay, mga sinaunang tao na kung paano sila nagbago sa paglipas ng panahon. Ano pa? Francis? Ma'am, nag-e-evolve, ma'am, o umuunlad, ma'am. Ma'am, parang overtime, ma'am, mas tumatalino. Okay, so sa paglipas ng panahon, nagiging mas maganda, mas nagiging maunlad, tumatalino, umaayos yung itsura nila, yung pamumuhay nila. Okay. So, ang evolution of man, yan ay isa sa pinakasikat na scientificong teorya. Pag sinabing teorya, hindi pa napapatunayan, may mga ebidensya, kaso lang hindi pa siya ginagawang katotohanan. Ibig sabihin, haka-haka pa lang. Kulang pa ang mga ebidensyang inilatag tungkol sa evolution of man. Di ba nga, sabi nga nila nung na-discuss yun sa science ninyo, missing link, nawawalang link. Hindi nagiging law ito o batas o hindi ito napapatunayan ng dahil kay missing link. Pag sinabing missing link, bakit bigla na mula sa unggoy, meron silang hinahanap na isang parte ng evolution of man na hindi maiugnay o hindi madugtungan. Kaya hanggang ngayon, ang evolution man ay teorya pa lang. Okay, so ngayon, yan. Kung naaalala nyo pa to, na-discuss ko to nung grade 7. Magre-review lang tayo. So, ang tawag sa unang tao, tayo kasi, ang tao ngayon, tao. Sabihin, Pilipino, o kaya naman iba't ibang lahi, Amerikano, Asyano, at marami pang iba. Pero noon, dahil wala, hindi pa nila natatagpuan ang mga iba nilang mga tao sa mundo. Kasi nga, iilan pa lang ang mga tao noon. Kaya, ang scientificong tawag nila sa unang tao ay hominid. Okay, hominid, ibig sabihin, ito ay magkaiba sa itsura ng hayop. Kasi nga, ang nilikha lang na nabubuhay noon ay hayop at ang tao. Ngayon, dahil hayop ang tawag, ang hominid naman ay naiiba sa hayop. Kaya ang tawag sa kanila ay hominid. Ngayon, may dalawang uri. Okay. Sa paligay ninyo, ano ang pagkakaiba nung nasa unang larawan sa pangalawang larawan? Magbigay kayo ng isa. Isang pagkakaiba ng dalawa. Okay, Rep? Mas marunong na po magtrabaho yung hominid. Okay, kung napapansin ni Rep, tama yun. Nagtatrabaho dahil nakikita niya na may sibat o may hawak na equipment yung nasa pangalawa. Ano pang pagkakaiba, Andre? Mas nauna po yung isa. Okay, saan yung isa? Yung first, sa first o sa second? Yung sa first po. Okay, so kung mapapansin nyo, mas unang tao, naging unang nilalang ang nandun sa first picture, which is the Australopithecus. Ano pa, Paul? Anthony? Malaki yung ano ma yung katawan ng pangalawa. Itong isa.
Ang pangalawa? Oo, oh, ma'am. Okay. Oh, ma'am. So, kung makikita mo dyan, malaki ang pangangatawan. Ibig sabihin, pag malaki kasi ang iyong pangangatawan, ibig sabihin, nasasanay ka sa trabaho. Kumbaga, nakakapag-work na ang buong katawan mo, ibig sabihin, nakakatayo ka na. O kaya, nakakatakbo ka na kasi nakakapagtrabaho ka na. Faye, ano pa? Physical na kaanyuan, ma'am. Okay, magbigay ng physical na kaanyuan. Anong mapapansin mo doon sa anyo nung isa? Hugis po ng muka. Okay, hugis ng muka. Kumbaga, sa first picture, medyo panguso pa siya. Panguso pa siya. Doon sa pangalawa, ito na yung talagang normal shape ng tao. Ibig sabihin, umurong yung bibig at ilong. Okay. Ano pa? Last, si Ashley. Ma'am, mas advanced po yung hominid kesa po dun sa isa po. Oh, paano mo nasabi? Ah, sige, paano mo nasabi? Kasi po, nagtatrabaho na po yung ano po, tapos di na po siya mabalbon na katulad po nun una po. Okay, so tama yun. Sa physical, mabalbon pa yung sa first, sa second, hindi na. Pangalawa, makikita mo na mas may maraming alam gawin yung nasa pangalawa kesa dun sa una. Ngayon, kapag sasama-samahin natin lahat ng mga sinabi nyo at observation ninyo, ang Australopithecus, yun yung pinakakauna-unahang mga tao. Ibig sabihin, sila yung hindi pa nila kaya na buhayin ang kanilang sarili base sa paggawa, sa paglikha, sa paglakad, etc. etc. Ibig sabihin, sila yung pinakakauna-unahang tao. Kinikilala pa lang nila yung nasa paligid nila, nararamdaman pa lang nila. Halimbawa, kapag nagutom sila, hindi naman sila magluluto. Ang gagawin nila ay pipitas sila ng prutas o kaya naman ay, tawag dito, maghahanap ng mga halaman o mga vegetable na pwede nilang kainin. Pero dito, pagdating sa hominid, pag nagugutom na sila, marunong na silang mag-hunt. Marunong na silang magandaw dito, manghuli ng mga hayop. At natuto na rin silang lutuin yung mga yon. So, ang Australopithecus, pinakauna yung mga yan, wherein hindi pa nila naiisip yung mga dapat ginagawa ng tao. Kapag nilalamig sila, syempre wala silang kumot. Ang gagawin nila, pupunta sila sa kuweba. Kasi doon ay at least maproprotektahan sila. Ngayon, nung dumating ang panahon na kung saan natututo na ang tao na baguhin ang pamumuhay nila, for example, kapag nilalamig, hindi na sila pumunta sa kuweba. Ang gagawin nila, gagawa na sila ng apoy. Ang gagawin nila ay lilikha na sila ng mga damit. Kumbaga, ang ginagawa nila, gumagawa na sila ng panibagong mga gamit na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Yan ang dalawang uri ng tao. Okay? So, next one. Ayan. Hindi ko alam kung napakita ko sa inyo ito nung first grade 7 kayo. Si Sahelanthropus, yan ang pinakaunang hominid. Yan ang pinakaunang tao. Okay? Na kung saan ay natagpuan ni Michael Brunet na tinaguri ang Ptomai Skull. Bakit Ptomai Skull? Dahil yan ay nahanap sa Africa ng Ptomai. Okay, so ito ang kanyang physical features. So matatawag siyang Australopithecus. Okay, so yan ang kauna-unahang hominid. Kasi, ma'am, parang mukha namang unggoy yan. Parang ano naman yan, yung ang tawag dito, hayop naman yan. Ang naging basihan nila ay yung nasa paligid ng bungo. Bakit may mga iba't ibang mga materyales at maraming mga bagay na magpapatunay na itong hayop na to ay hindi hayop kundi nabubuhay sila sa katulad ng mga sinaunang tao. Okay? So, next, meron akong ipapakilalang isa. Ito ay si Ardipithecus ramidus. Okay? Ito yung pangalawang tao. Okay, ito yung pangalawang natuklasan na tao na natatagpuan pa rin sa Ethiopia. Okay, so halos lahat ng mga bungo, lahat ng mga labi ay matatagpuan sa Africa. Mamaya,
tatanungin ko kung bakit. Kaya isipin nyo na kung bakit halos lahat ng mga bungo ng sinaunang tao ay nagmula sa Africa. Okay? So, ito ang kanyang bungo. Kung mapapansin nyo, mula dito sa bungo na ito, mas naging buo ang kanyang skull. Okay? Mas naging buo ang kanyang skull. Ito ay natagpuan ni Tim White. Okay? Kanina si Michael Brunet, ngayon ay si Tim White. Okay? So, next ay, ayan. So, di ba ang hominid, meron siyang dalawang klase ng tao. Ito ay ang Australopithecus at ang Homo. Okay, hominid o Homo. Ngayon, ang Australopithecus, yung mga taong nagmukha pang unggoy o pinakaunang mga tao, nahahati sila sa dalawa. Kung naaalala nyo pa, kung naaalala nyo yung diniskas ko, ang gracile, ang kanilang kanilang mga ngipin ay maliliit. Okay. Ito ang kanilang mga ngipin. Yan, maliliit, dikit-dikit. At ang robust naman na ay malalaki ang ngipin. Okay, so yan ang ano nila, ang pinaka pagkakaiba nila. Tanong, bakit nagbabase ang mga scientificong tao sa kanilang mga ngipin? Sige nga. Actually, hindi lang naman sa ngipin, pati sa hugis ng bungo. Pero, mas inaano pa rin nila or pinofocus nila ito sa ngipin. Bakit kasi ngipin ang pinakabasihan? Isa sa mga basihan pero pinaka-importanting basihan. Duenas! Ma'am, sila yung pinakamatagal na nagde-decay. Okay. Ito, di ba, ang matagal mag-decay ay mga buto. Ngayon, kung ikukumpara lahat ng buto sa ating katawan, ang pinakahuli at late na tawag dito, ma-dedicate o mabubulok ay mga ngipin. Ang mga ngipin ay ang isa sa pinakamatitibay at pinakamatatag na buto sa ating katawan. At mahirap siya ma-dedicate. Halimbawa, kung iyan ay nailibing o natabunan ng lupa, hindi agad na-dedicate ang ngipin. Ito si gracile at ito ay si robust. Okay? Ayan. Okay, anong pagkakaiba ng tatlo? Anong pagkakaiba ng tatlo? Review-review lang tayo. Anong pagkakaiba ng tatlo? Si Homo habilis, anong ginagawa niya? Si Homo erectus, anong ginagawa niya? At si Homo sapiens, ano ang kanyang katangian? Okay, Faye, anong pagkakaiba ng tatlo? Ma'am, si Habilis daw parang nagtatry pa po siyang gumawa ng ano ng sunog or fire. Okay. Tapos po sa Erectus, nakagawa na po siya and natutunan din po siyang magtrabaho kasi po may sibat na siya. Okay. And then yung isa po, Homo sapiens. Ano kaya yan? Po ay... yung pagbabago po nila through itsura and yung mga katangian po. Okay, so may punto siya. So, isa yon sa mga pagkakaiba. Ano pa? Francis? Ma'am, yung Homo sapiens, ma'am, ano, pag-iisip, ma'am. Ano pag-iisip? Ma'am, dun sila tumalino, ma'am. Okay. Sige, magtuloy mo lang. Yung habilis, ma'am, ano, ma'am, nag-iisip siya, ma'am. Kailing mag-isip, ma'am. Tapos yung erectus, ma'am, marunong na magtrabaho. Okay. Pagsasamayan natin mamaya. Next, Christine, meron ka pa nga, no? Makikita sa pagbabago? Ma'am, mas nag-i-improve po habang tumatagal. Okay, sino sa palagay yung pinakauna dyan? Si habilis, yung... erectus, o si sapien? Mas nag-improve po si erectus kesa kay habilis po. Tapos, si sapiens, nasan siya? Yung parang nagano pa lang siya, ma'am. Yung parang wala pa siya sa level ng dalawa, ma'am. Okay. Paul, meron pa? Nasabi na, ma'am. Okay. O yan, pagsasama-samahin ko para maklarify kayo. Okay. So, si Australopithecus, yun yung kauna-unahang tao. Ma,
So, ito yung mabalbon pa siya, hindi pa siya marunong magtrabaho. Ngayon, si Homo naman, ito naman yung panahon na kung saan ay ang tao ay kaya niya ng baguhin o paunlarin ang sarili niya sa pamamagitan ng ito. So, ang Homo, meron tatlong klaseng tao. Ang pinakauna ay si Homo habilis. Si Homo habilis, kung makikita nyo, napapansin nyo ang picture, meron siyang ginagawa. Ibig sabihin, nagtatry pa lang siya o, ang tawag dito, tinutuklas niya pa kung ano yung mga dapat niyang matuklasan. At si Homo habilis, siya ay ang uri ng tao na unang natutunan ang isang skill ng isang tao. So, ibig sabihin, siya ang unang nakatuto or natutunan niya ang pinaka-first na kaya gawin ng tao, which is nakakagawa. So, si Homo habilis ay taong nakagagawa. Ibig sabihin, kahit naman na nung medyo bata tayo, nakakagawa na tayo ng iba't ibang mga klase ng alaruan, nakakapag-drawing na tayo, etc., etc. Doon din sa Homo habilis, para siya yung bata. Siya yung bata na kung saan ang una niyang natutunan ay makagawa. Una niyang natutunan humawak ng bato, una niyang natutunan na gumapang o maglakad ng up na gamit ang paad, kamay, at yung mga ginagawa na hindi pa kinakailangan ng pagtayo. Hindi pa siya nakakatayo. Pero, di ba, halimbawa ang gorilla, ang chimpanzee, kahit na yung hindi mismong paa na nakatayo, nakakagawa na sila. So, si Homo habilis, siya ay yung mga taong, o sila yung mga taong nakakagawa. Ngayon, dahil gumagawa na sila, kailangan na merong paglinang. Ito ay si Homo erectus. Ibig sabihin, napilitan na siyang tumayo sa kanyang paa. Bakit? Halimbawa, si Homo habilis na gutom. Kung siya ay si Australopithecus, ang gagawin niya lang, pipitas lang siya ng puno. Okay. Ngayon, makakapitas ba si Homo habilis? Hindi, kasi hindi siya nakakatayo. Ang ginagawa lang ni Homo habilis, pupulutin niya kung ano yung mga nalaglag na mga prutas. Yung mga halaman na kaya niyang abutin, yun lang ang inaabot niya. Ngayon, nakakagawa na siya ng mga ganong bagay. Ang nangyari, dahil nauubos na o kailangan na, napapwersa na si Homo habilis na tumayo, magkaroon ng posture, kaya napilitan ang kanyang katawan na itayo din ang kanyang buong pangangatawan. At gumamit ng dalawang paa. Kaya ito ay si Homo erectus. At dahil si Homo erectus, nakakatayo na siya, iuugnay na natin na nakakatrabaho na siya. Nakakasibat na siya. Imagine niyo na lang ang isang unggoy na magsisibat. May mahuhuli kaya siya doon. O kaya naman, imagine niyo na lang na gumagawa ng bahay ang isang malaunggoy na tao. Hindi. Kailangan ng malaking tindig at pagtayo ng kanyang mga paa. Kaya, si Homo erectus, nakakagawa na siya, nakakatayo pa ang kanyang mga paa. At syempre, si Homo sapiens, siya na yung totality o yung pinakamaunlad na sinaunang tao. Which is, nakakagawa na siya, nakakatayo na siya, at nakakapag-isip na ang Homo sapiens. Imagine niyo na lang, si Homo habilis nagawa niyang apoy. Ngayon, si Erectus, ang nagawa niya, makahuli ng, makahuli ng hayop. Pero, yung apoy, ginagamit lang yun sa para maging mainit ang katawan. Si Homo sapiens, siya yung may kakayahan na pagsamahin ng dalawa. May apoy ako, at may nahuli akong baboy ramo. Anong gagawin? Pwede ko kayang initin ito? Pwede ko kayang ihawin ito? Yung proseso ng pag-iisip, nakakapag-isip na ang isang sinaunang tao, ang tawag sa kanya ay Homo sapiens. Okay? So, drop naman ng kindat dyan kung naiintindihan si Australopithecus at si Homo. Mga sinaunang tao. Wink. Wala siyang wink eh. Kindat naman dyan. Kahit man lang sa chat na lang ako kiligin. Kindats, ne?
Okay. Tinitinan ko, chine-check ko kung sino yung ano. Alert dyan. Ayan. Maging active kayo sa chat para makikita ko kayo. Kasi graded din, ay hindi naman graded. Recorded din yung ano, yung pag-chat nyo, nababasa ko siya after ng online natin. Okay, yan. So, punta tayo sa pag-aaral ng mga taong pinag-aaralan natin. So, antropolohiya tungkol yan sa pag-aaral ng mga labi at mga bungo. Ang arkeolohiya tungkol yan sa mga bagay, na-discuss natin yan. Ang paleontolohiya, ito naman yung pag-aaral mismo sa totality ng mga labi. Kumbaga, kung kailan yung edad, kung anong pinagmulan, ano ang nagagawa ng taong na inaaral nila. Okay, so ano lang, papiyaw lang yan. Okay, nandito na tayo. Actually, patos na tayo, madali na lang to eh. Okay, so ang pagkatapos na mga pag-unlad ng mga iba't ibang tao, syempre umuunlad din ang kanilang pamumuhay. Halimbawa, isang tao na hindi maganda ang kanyang pamumuhay dahil sa kanyang pagsusumikap, mas nagiging maunlad at nakakaya niya ng pataasin ang kanyang pamumuhay. Ganon din ang mga tao noon. Kung si Australopithecus ay hindi ginawa ang mga bagay na dapat niyang ginawa o pag-angkop, aabot kaya tayo sa panahon ngayon. Kaya sa mga ginagawa ng iba't ibang tao na to, meron din silang iba't ibang mga kultura at pamumuhay na nagagawa at naiimbento at natutuklasan. Okay. At ang panahon na ito ay ang panahon ng bato at panahon ng metal. O, na-explain na. Bakit kaya ang tawag dyan sa mga panahon na yan ay panahon ng bato at panahon ng metal? Bakit bato? Bakit metal? Bakit? Sa Ingles, ang panahon ng bato ay Stone Age at ang metal ay Metal Age. Ngayon, bakit bato at metal? Okay. Christine? Ma'am, kasi yun pa lang po yung pwede nilang gawin na trabaho. Okay. So, pinaka una ay dahil yun lang ang available. Yun lang ang pwede nilang gawin, trabahuin, imbentuhin. Kasi yun pa lang ang kanilang natutuklasan. Wala pa sila nakikita ng metal kung panahon ng bato. Bato lang ang nagamit nila at nagagamit nila para mabuhay sa kanilang pang-araw-araw. Okay. Ngayon, ang panahon ng bato ay nahati sa tatlo. Okay, na-discuss natin 'yan. Ang lumang bato, ang gitnang bato at ang bagong bato. Ang bagong bato ay ang nasa screen natin, which is Paleolitiko. Ang ibig sabihin ng paleo ay mamitay ng ink. Yan. Ang ibig sabihin ng paleo ay luma. Ibig sabihin, ang mga bato na ginagamit dyan ay yung mismong nakikita natin sa paligid na hindi ginagamitan ng paghahasa, hindi pinapakinis. Kumbaga, kung ano yung bato na yun, yun na ang mismong ginagamit nila. Yun ay paleo, luma. At ang litiko, panahon. Kaya, panahon ng lumang bato. At ito ang pinaka-importanteng naganap sa panahon ng Paleolitiko. Okay, ano ang yungib o kweba? Ano ang naging saysay nito o halaga nila sa buhay ng mga tao sa Paleolitiko? Sige nga, ano ang naging silbi ng kweba o yungib sa mga tao noong panahon ng Paleolitiko? Okay, Francis? Ma'am, parang shelter. Okay, shelter o taguan. Ibig sabihin, yun ay ang pinakakauna-unahang tirahan ng mga sinaunang tao. At dahil dyan, dahil hindi pa nila alam ang ginagawa nila, hindi sila nakakagawa, sabi ko nga. Kaya naghahanap sila ng mga kuweba o maliliit na mga lugar na pwede nilang pagtaguan. Isa rin sa mga naging shelter nila ay mga matataas na puno. Okay. Ang naging shelter din nila ay mga gilid ng mga mahaba o mata, di naman mahaba, matataas na talahib. Yun yung mga nagiging
shelter nila. At syempre, ang kanilang unang mga hanap buhay ay pangangaso at pangingisda. Ma'am, paano sila nangingisda? Okay, pwedeng gumagamit sila ng kamay, may natatrap, o kaya naman ay pangangaso, mismo nanghuhuli sila, hindi nila kailangan gumamit ng sibat. O di ba napapansin niyo yung mga minsan sa palaro sa piyesta, hulihan ng baboy, hulihan ng manok, yon yung kanilang iginagawa. Okay, yon. So hindi pa sila gumagamit ng mga materials diyan. At syempre, ang pinaka-importanteng nailikha nila ay yung sinasabi nga natin na apoy. Wherein, na-invento nila o natuklasan nila ang apoy hindi sa paggamit ng lighter o phosphor, kundi sa bato na magagaspang. Kapag nung nagbo-boy scout nga kami, mas magiging matagal at mainit ang spark ng apoy kapag gumagamit ng, tawag dito, magagaspang. Okay, magagaspang na apoy. Ay, nabato. Okay. At meron din silang ginawang pagpipinta sa mga yungib. Tanong, ano sa palagay niyo yung mga ginuguhit nila? Ano kaya yung mga makikita niyong paintings sa mga yungib? Trivia, ang pinakauna at pinakamatandang painting, o hindi naman painting, mural sa mga kuweba ay matatagpuan sa France. Trivia lang yon. Okay, ano kaya yung dinodrawing nila? Red. Ano kaya? Ma'am, yung kanila, ma'am. Yes? Ang yung buhay nila, ma'am. Oh, magbigay ka ng halimbawa. Yung buhay nila kung paano sila. Paano sila? Paano sila mangaso, ma'am. Okay, papangot. Paano sila mangaso? Kung iuugnay ko yon, syempre, nagdo-drawing sila ng mga hayop na nakikita nila. O kaya yung mismong paligid nila, yon ay kanilang minamarka. Okay. Ang tanong, hina natin kung alam nyo or maiisip nyo nito, bakit nila ginagawa yun? Bakit kailangan nila mag-paint? Ano, trip lang nila? Trip lang ba yun? Ano yung purpose kaya nila, bakit nagkakaroon or ginagawa nila ang pagpipinta? Or hindi naman pagpipinta, yung parang yung ginagadgad nila yung bato sa mga dingding ng kuweba. Di ba ginagawa din natin minsan yon? Ang purpose, bakit? Ano kaya ang purpose nun? Faye? Ma'am, para po siguro sa mga susunod na henerasyon pag wala na po yung mga ninuno nila. Okay. So, ibig sabihin, syempre dahil lumalaki ang kanilang, syempre meron na nga ang anak doon, maaaring yun ang ipinapakita nila sa mga anak nila. Ano pa? Ano pa? Ano kaya ang purpose nun? Ano kaya ang purpose? La? Okay, bibigyan ko kayo ng isa. Dahil syempre, kuweba yun, binibigyan nila ng mark yun. Hindi naman nila alam yung mga mark-mark na ginagamit natin ngayon. Ginagawa nila ang pagpipinta para maging mark ng teritoryo nila. Hindi sila mawawala. Kumbaga, pag nakita nila mga painting yun, yun ang kanilang tirahan. Meron nang nakatira doon. Yun ang isa sa mga purpose noon. Ano pa? Wala na ba? Okay. Nagsimula yung pag, ano tawag doon? Nagsisimula yan. Hindi dahil ang purpose nila ay mag-drawing. Ang purpose nila ay painitin ang bato. Di ba gumagawa sila ng apoy dyan? Ngayon, napakahirap para sa kanila na paggadgadin ang dalawang bato. Kaya ang ginagawa nila, pinapainit nila yung bato sa pamamagitan ng pagkikis-kis nito sa pader. Kapag mainit na yung bato na yon, yun ay patuloy nilang ikikis-kis sa isa pang bato para mas madaling gumawa ng spark at magkaroon ng apoy. So, yun yung pinaka-purpose nila. Ngayon, sa paglipas ng panahon, napansin siguro nila, hindi natin alam, napansin nila na sa paggagagad, meron silang makikitang mga imahe kapag ginagawa nila yun. Kaya, sa paglipas ng panahon, ginawa na nila itong parang kanilang kultura. Okay. So, isa yun sa mga pinaka-importanting naganap sa panahon ng bato na Paleolitiko. Ngayon, punta tayo sa pag-unlad. Umunlad ng konti. Punta tayo sa meso.
Di ba nga, sinasabi ko sa inyo, ibig sabihin ng meso ay gitna. Tulad doon sa Mesopotamia, gitna ng dalawang ilog. Ito, gitna ng panahon ng bato. Ibig sabihin, nasa kaligitnaan siya. Wherein, ang kanilang natutunan ay gumamit ng kahoy. So, dahil may bato na, napansin na nila yung mga branches. Hindi yung kahoy anak na nakikita yung panggawa ng aparador na hindi yun. Yung kahoy na nanggagaling mismo sa puno, which is yung mga branches, yung mga twigs, yung mga maliliit na mga parte ng puno, natuto nilang gamitin. Natuto na rin sila mag-alaga ng hayop. Dati huli sila ng huli ng hayop at wala na silang matagpuan. Kasi nga, dahil nga natatakot, syempre may fear din ang mga hayop. Alam na nila ang teritoryo ng tao, lalayo na sila. Kaya ang ginawa nila ay nag-alaga ng mga hayop para paranihin ang mga ito. Siyempre, natuto rin sila ng konsepto ng pangkat. Dati-dati kanya-kanya yan. Kumbaga kung ano, kung nagugutom ka, wala akong pakialam sa'yo. Kung ako ang nagugutom, bahala ako sa sarili ko, ganun lang sila. Pero sa paglipas ng panahon, natuto na silang makigrupo. Natuto na sila na kapag marami silang kasama, mas mapapadali ang buhay, mas magiging maayos ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Pang-apat, alitan sa teritoryo. Ngayon, natatagpuan na nila yung mga kasama nila. May mga kasama na pala sila sa compound. Wherein, di ba nga, ang tao, naglalakbay sila. Naghahanap sila ng mga pagkain. Ngayon, dahil sa paglalakbay nila ay may mga nakikita rin silang mga ibang grupo. Kaya ang nangyayari ay gumagawa sila ng territorial mark. Kaya nga, nangyari yung pagpipinta ng kuweba, paglikha ng bahay, ginawa na nila ng teritoryo. At ang pinaka-importante ay ang paglikha ng canoe. Ano na kasi ang canoe? Hindi nyo kasi makikita kasi maliit, pero ito yung canoe. Oh. Ano na yung canoe? Maliit ata sa screen nyo. Ayan, oh, hindi nyo makikita. Sige, ano yung canoe kasi? Arnie, ano? Yani, ano to? Si Yani. Binasa ko pa na eh. Yani. Ma'am, yan yung ano nila, yung parang barko po nila or yung pandagat ng sasakyan, gano'n. Okay, so ito yung maliit na balsa, bangka nila. So natutunan nila ngayon, dahil alam nila paggamit ng kahoy at nakakagawa na sila ng mga gamit na gawa sa bato, nakagawa sila ng bangka para nakakatawid sila sa iba't ibang mga ilog. Okay. So, yan ang pinaka-importante sa gitna. Siyempre, sa paglipas ng panahon, natuto na naman ang tao sa panibagong pag-unlad. Ito ay ang neo. O, sa madaling salita, ang neo ay bago. Ibig sabihin, makikita mo na ang mga bato na, tawag dito, bato na makinis. Nagagamit na siya sa maraming bagay. Okay, nahasa na siya, nakinisan na siya, ng nagtatanim at nagsasaka na sila. So, natuto na silang magtanim at magsaka. At dito, natutunan din nila ang paggamit ng putik. Ano na kasi ang mga bagay na gawa sa putik? Hindi nga. Ano ang mga bagay na gawa sa putik? Rep! Ma'am, yung lutuan, ma'am. Jar, ma'am, jar. Okay, jar at saka mga palayok. Kaya kung kanina napapansin nyo sa larawan, ayan, nag-iihaw pa lang sila, ano, sila kuya at ate, nag-iihaw pa lang. Pero dito, natuto na silang lumikha ng mga jar at mga lutuan or palayok. Wherein, yung jar, lalagyan na ng kanilang tubig, at syempre yung kanilang palayok, natututo na silang gumamit ng mga lutuan. Okay. At dyan, natutunan din nila ang pagbabarter ng mga gamit. Ano kasi ang barter? Barter. Magsawa kayo sa barter para pag nag-grade 9 kayo, alam nyo na yung barter. Okay. Francis. Ma'am, kalakalan. Okay. Paano yung kalakalan na yon? Ma'am, pagpapalit ng gamit sa isang gamit. Okay, pagpapalit ng gamit sa isang gamit. Halimbawa, malapit
ka sa tabing ilog, so marami kang naiisda. Ngayon, sa pa, dahil malapit ka doon, maaaring yung mga nasa ibang parte ng lugar na yon ay nagtatanim o kaya naman nakakapag-alaga ng hayop, pwede mong ipalit yung mga yon sa produkto mo. So, wala pang pera dyan. Pag meron kang pamalit, makakakuha ka ng panibagong mga gamit. At syempre, ang pag-iimbak. Ano ang pag-iimbak? Sige na. Ano ang pag-iimbak? Rep! Ma'am, pag-iimbak ng pagkain para sa panahon ng taglamig o tag. Ano ano yung pag-iimbak? Ano pang word na pwede? Pag-iimbak. Sige, anong ginagawa mo? Pagtatabi, ma'am. Pagtatabi ng pagkain. Pagtatabi o pagtatago ng pagkain. Ma'am, bakit na yung bento na yan? Di ba nga kung babalikan natin, diniscuss natin kanina, kung ano lang ang meron sa paligid. May prutas dyan, tapos kakain sila. O kaya naman pag may tubig, pupunta sa ilog. O kaya naman pag may nakita silang baboy ramo, kakainin na nila. Ngayon, ang mga tao sa Neolitiko, natuto silang mag-imbak. Kasi nga, ayaw na nilang palipat-lipat ng bahay. Halimbawa, kung yung prutas ay yung puno na yun ay inaubusan ng prutas, wala na silang mahanap, anong gagawin nila? Lilipat na naman sila ng panibagong lugar. Kapag wala na naman doon, lilipat na naman sila ng panibago. Kaya dito, natuto silang mag-imbak kasi natuto na silang gumawa ng permanenteng tahanan. Dali. I-search natin. Ayun o. May permanente na silang tirahan. At syempre, dahil natututo na silang magsak at magtanim, alangan naman na iiwanan lang nila yung mga yan na nakatanim, dahil natuto sila dyan, na mamuhay sa isang lugar, natuto sila mag-imbak. Nagtatago na sila ng mga prutas, marunong na silang magpalago ng mga halaman, at natuto na silang mag-alaga ng mga hayop. Kaya, nabuo ang isang pamayanan o bumuo na sila ng isang barangay. Barangay ang tawag, pamayanan ang tawag dun sa barangay noon. Okay. Ngayon, yan. E di nakatira na sila dun. Ano ang gagawin ng mga tao dun? Siyempre, kung ano yung mga magagawa nila sa lugar na yon, gagawin nila. Halimbawa kayo, pag nasa classroom kayo, gagawin nyo lahat ng mga pwede nyong gawin sa loob ng classroom na yon. Kapag nasa bahay kayo, yung kwarto nyo, kung ano-ano yung mga pinagdidikit nyo sa pader, kung ano yung ipwesto ng kama, kung ano yung mga inilalagay nyo na cabinet dyan, kung ano yung mga bagay na gusto nyo kulay dyan, ganun din yung sa kanila. Wherein, ang ginawa nila, ginamit nila lahat ng mga pwede nilang gamitin doon sa kanilang teritoryo. Kaya, ang nangyari, sa paglipas ng panahon, nahanap nila na doon sa kanilang mga lupain may mga metal o mga bagay o mineral na matatagpuan sa mga kabundukan o sa mga kalupaan. Kaya ang panahon ng metal ay 4,000 before Christ era hanggang sa kasalukuyan. Kasi ngayon ay metal pa rin ang pinakapangunahing ginagamit ng tao. Okay. So, ang pinakauna ay ang panahon ng tanso. Okay. Ang panahon ng tanso, yan yung pinakakauna-unahang metal na natuklasan. Kasi unang-una, yan yung metal na madami talaga at tawag dito, madali siyang gamitin at madali siyang kulmahin. Okay, so mapapansin nyo, halos lahat ng mga nilikha nila ay pang ginagamit sa pangangaso at ginagamit sa kanilang panghuhuli ng mga hayop. So, yung tanso ang pinakaunang metal na ginamit nila. Okay, so next one, dahil may tanso na, kailangan na mas matibay. Kasi ang tanso, madali siyang hulmahin, kaya madali din siyang nasisira. Kaya humanap na naman sila ng panibagong mga bagay na pwedeng magpatibay doon sa tanso. At tingnan nga natin, ano ang susunod? Kung nabasa nyo na yung module nyo. Okay, ano yung susunod na metal? Christine?
Yung bronze, ma'am. Okay, ito ay ang bronze. Ang ibig sabihin naman ng bronze ay may tanso na sila. Ngayon, paghahaluin ang lata or maaari na nakahanap sila ng mismong bronze na mineral. Kasi ang mineral na yun ay mas matigas na bagay ang nalilikha. Hindi siya agad nasisira. Dahil nga ang lata, di ba, ang mapapansin nyo, ang lata, mahirap siyang matunaw, mahirap siyang mabasag, kasi nga, mahirap siyang i-destroy. Pag pinaghalo pa ang tanso, magiging mas matibay siya. Kaya mapapansin nyo, tingnan nyo yung mga nasa larawan, ikumpara natin dito. Yung nasa first, itong nasa tanso na to ay madali siyang masira kapag binigyan mo ng puwersa. Makikita nyo naman. Pero dito ay napakatibay na nila at madali siyang mahulma din. Okay, so ayan yung mga bagay. Imbis yung jar nila ay gawa sa clay, ngayon nakakagawa na sila ng bronze na jar. At marami pang iba. Okay? O kung meron tayong tanso at bronze, ano yung susunod? Ito na yung pinakamatibay na ginagamit na natin hanggang sa kasalukuyang panahon. Okay. Daniela! Bakal, ma'am. Okay. At ang pinaka-importante na natuklasan nila ay ang bakal. Okay. Alam naman natin yung bakal. Baga, yan ay ang pinakamatibay na metal sa buong daigdig at ito ay nahuhulma sa pamamagitan ng matinding apoy. So, tingnan nyo na lang ang pagkakaiba ng aramas noon at ngayon. Ililipat ko kay Tanso. Tingnan nyo ha. O, ito si Tanso. Ito ang itsura nung kanyang aramas. Nag-develop siya kay ito naman ang kanilang aramas. At pag pumunta ka tayo kay Bakal, o, tingnan nyo ang kanyang sword. Napakatibay na. Okay? Tingnan nyo yung jar. Ayan. At marami pang